Hindi ko, sir, kasi syempre, napapabalita rin before yung pinagpapalating sa kalusugan. So, paano kayo nag-iingat this time? Hindi naman syempre. Sekreto yun. Operada, operado ako sa puso. Operada? four blocks, quadruple bypass, dinadialysis ako ngayon, 3 times a week. Hindi rin sekreto yun. At ngayon ko lang ito sasabihin publicly, although in private, alam na ito ng mga kasama namin na inihahanda ako ng mga doktor ko na kung ako'y papasa, ay I will undergo a kidney transplant. Mawawala na naman ako noon ng matagal. Pero ang sabi nila noon, bago ako i-bypass, pagbalik mo niyan, parang nang, di ba narinig niyo yun? Ang mga nababypass para daw sasakyan ng bagong overhaul. Pag nag-i-transplant, hindi na kailangan magpa-dialysis ng 3 beses ang linggo. Kasi ang pakiramdam mo, kung sa inyong mga hindi nakakaranas mag-dialysis, after every session, parang kang binubog. Ang pakiramdam mo sa dialysis, parang kang binubog, nahilo ka. Na pag minsan, pag sumobra pa yung timpla nila, eh ang pakiramdam mo parang kang lutang. Eh kailangan ko pa mag 24 oras, kailangan ko pa makihaluligo sa kanila. Pero wala akong ginagawa na walang tirats ng doktor. Halimbawa, nung bago akong balik sa ipapawi after my bypass, 1 oras lang. Tapos, bago ko ng 2 oras, humingi muna ako ng clearance sa mga doktor ko. Tapos, sabi ko nga, mag 3 oras na yun, pwede pa eh. In fairness, sila-sila na rin, yung ilang dito sa kanila nagsabi, huwag na muna, hanggang dyan ka lang muna. So, hindi ako gagawa ng hindi alam ng doktor at walang pahitulot ng doktor. Ngayon, kung tatanungin nyo, eh, anong pakiramdam ng katawan mo? Minsan kasi iba yung sinasabi ng doktor, iba yung sinasabi ng katawan. Diba may kasabihan sa English, listen to your body? Yes. If I will do that, I am extremely well. Yes. Extremely well. All caps yun ha, extremely well. All caps, bold. Okay, thank you, sir. Mag-ano kayo ni Susan Enriquez? Mag-ano dito lang talaga kayo? Yan ang magka-relasyon.